Hi guys, may isang magandang ideya dito na makukuha kapag mapanood mo. Pero kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe, like, tapos pwede mo i-share. Tapos isa pa, meron ako pakita sa inyo. Mag-inom, mag-relax. At magpapugi. Bibitis tayo guys. Kaya What you gonna do? Mag-inom, mag-relax, at magpapugi. Bibitis tayo guys. Ito na, ipapakita ko na yung ano, yung ginawa natin sa tutorial. Paano ginawa ko? Samsung Slim Tab. Problema niya ay ganyan. Nagpatay-patay. Tapos picture, ganyan ang picture niya. I-unboxan natin guys. Fast forward. Forward ko na guys kasi umabot to ng ilang oras, mga 2 oras siguro to na operasyon, kaya pinas forward ko na para mabilis hindi ma-upload pag mga 25 minutes 15 minutes above hindi ma-upload. Ito na guys, bali dito ay chinik ko dyan mga voltage sa secondary agad. Hindi na ako ng primary kasi alam ko may power man siya. Hinang ko dyan yung B+, yung transistor na malaki. Pagkahang ko ay sinaksak ulit, tapos voltage reading ulit, so mayroon siyang B+. Tapos na reading ko, mayroon pala siyang P+ kahit nakahang. Ibig sabihin, good yung primary natin. Tapos binalik ulit yung transistor. Kaya katapos ko isolda, nag-decide ako na i-check ko dyan yung taas, yung reading ako sa mga ABL heater. Dyan ko nakita na may problema sa secondary voltage yung mga dumadaling na voltahe niya. I-chinik ko mga vertical, feedback, lahat i-chinik ko yung voltage dyan na secondary. Secondary tayo nag-check. Ayan guys, dito. Dito ko nakita banda yung problema na voltahe. Kasi parang mayroon sa kabila ng diode, sa kabila wala. Kaya nag-decide na ako dito na i-visual check sa taas. Visual check ko sa taas. Ayun, nakita ko nga guys, nakita ko yung trabaho ng unang technician. Tingnan nyo guys, yung B+, kaya pala malaki kasi hindi nakakabit. Ayan guys, yung B+ nya hindi nakakabit. Meron pa guys, yung diode sa sign, nagbaliktad yung pagbalik nya. Sign ng diode sa board at saka yung diode mismo, baliktad. Tapos i-check na itong resistor, malapit na siya, hindi niya chinik na resistor. Andyan yung problema sa resistor.
Ito na guys yung resistor. Brown, black, gold, gold, white. 5 band siya. Pero kung 4 band natin is 1 ohms. Umabot ang value nito is 400k. 400k dapat 1 ohms lang siya. Ngayon change value siya. Palitan natin ito. Kumuha tayo ng tarang. Parehas din ang ano, brown, black, gold, gold, pero mas malaki yung watts. Pero itong diode, ibalik lang natin. Gulto na diode, baliktad lang pa kami. Itong resistor, ito yung pinalitan natin. Itong resistor, guys. Ayan guys, hinangin na natin. Magkadugtong lang yan sila guys, yung diode tsaka resistor. Pagbalik lang ng dating gumawa nito is binaliktad niya. Ayan guys, hinang ko lang yung dalawa, diode at tsaka resistor. Okay. Ngayon guys, itesting natin kung magkaroon na ng display. Pero yan, kinabit ko yung dalawa. Ayan, open natin. Fast forward lang to guys. Oh, okay na siya guys. Meron na siya. Pero ngayon guys, meron ako nakita dito na naman umiinit yung coil. Yung coil niya umiinit. Pakita ko sa inyo yung coil na umiinit guys. Pero gumagana na siya guys. May picture na. Pakita ko yung coil na umiinit. Ito yan guys. Ito banda. Dito banda ang init. Hindi ko mahawakan. Sobrang init. Ito yan. Itong coil guys. Umiinit siya masyado. Hindi ko mahawakan. Hindi ko siya matouch itong coil na to. Ito ang problema guys, palitan natin itong coil. Umiinit na. Itong kukunin ko coil guys. Ah, ito siya, ubad na siya. Hindi na siya mahawakan o. Masyado. Palitan natin ito yung hindi kaupad kasi hindi na mahawakan, parang na sunog na yung loob nito, yung insulator ng coil sa loob, mga insulator nito. Tapos may reading na siya na 1.5 at sa isa. Palitan natin nilagay ko na point ohms na may pagkakaiba siya o 0.5 ohms. Ito, palitan natin ito guys. Ayan guys, naibalik ko na yung coil, hinangin ko. Tapos itesting natin ulit kung umiinit pa siya. Kung hindi normal yung init niya, hindi palitan. Kung hindi normal yung init niya, baka may sira pa. Pero pag normal na, very good na to, good for burn test na. Ito na guys, testing natin. Ito, wala na to guys, sira na to. Ay, saksak na natin. Testing. Op. Medyo mayroon na siyang ano, mayroon na siyang sounds.
Tingnan natin guys kung umiinit to siya. Op. Op, okay guys, hindi na siya tulad ng dati na masyadong mainit, hindi ko mahawakan. Pero ito okay na siya guys. Okay, nag-display na siya guys. Nice, very nice guys. Good job, good job. Ayan, ipasyal ko kayo sa lugar ko. Ito yung lugar namin na magulo. Ito yung malugulong lugar namin. Dito ako nagagawa guys. Ayan o. Okay guys, testing natin. Balik na natin yung takip. Tapos testing. Bordes babad. Shout out dyan sa mga viewers, sa mga nag-comment, sa mga nag-subscribe. Yung mga hindi nag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa channel ko. Palagi tayong mayroong matututunan dito na tutorial sa channel na Orso Electrons. Thank you. Ayan guys, bali tapos na yung operasyon natin ng CRT TV Samsung Slim Flat. Bali, sana may matutunan tayo dito sa ating ginawa ng CRT TV. I-challenge nyo yung sarili nyo para matutunan nyo ang mga ganitong bagay. Magporsige lamang po. At maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat. At huwag kalimutan huminom ng Banayad Coffee. Thank you.